Bagay sa mga hirap pakainin po ng gulay, lalo ng kalabasan, tampok natin sa Midnight Express. Ginawa yung Braso de Mercedes na aalamin din natin ang kasaysayan. Narito na si Mikael Daes. Mga kapuso, ngayong gabi ang napaka-classic na Braso de Mercedes binigyan ng hindi twist, experiment kumbaga. Dinagdagan ng kalabasa. So right here we have our very famous Braso de Calabaza. Not your usual Braso de Mercedes, but this one is healthier and mas yummy. Yeah, mas masarap 'yan. Bakit kalabasa yung pinili ninyo? Parang naisip lang din namin, why not kalabasa? 'Di ba? Why not kalabasa? Sarap ah, 'di ba? Sarap pa rin. Pero chef, egg pa rin yung base ng feeling niya. It's a combination of kalabasa and yema feeling pa rin. Pero alam nyo bang original pala ang pangalan ng Spanish roll na ito ay Braso de Gitano o Gypsy's Arm? At malayo rin pala ang pinanggalingan ng kilalang dessert na ito. Isang Italian monk noong medieval times ang naglalakbay sa buong mundo at nadiskubre niya ito sa isang monasteryo sa Egypt. At inuwi niya sa Espanya at tinawag na Braso Egipciano or Egyptian Arm. At sa pagdaan ng panahon, nakarating na nga ito sa atin at tinawag namang Braso de Mercedes o Arm of Our Lady of Mercy. Kung saan ang kilalang palaman ay merengue at custard. Very different yung quality ng tamis niya. That's right. Mga kapuso, wala na talaga akong masabi dito sa salo. Lahat ng tinimbang ko masarap, pati ang dessert na relatively healthy pa. Ako po si Mikael Daes, this is Midnight Express. Good night.